Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ambad. Inshallah ang tatalakayin natin ay pag-uusapan natin ngayong gabi ito yung al-ajala. Ang ajala sa Tagalog ito yung pagmamadali. Okay? Ang pagmamadali. Mayroong hadith na sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawang bagay anya na ito ay kinaiibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Una, al-hilm. Ito yung pagtitiis, pagtitimpi. Ito ay gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala. Minamahal niya yung mga tao mapagtimpi at mapagtiis sa lahat ng aspeto ng pagtitiis. Pagtitiis sa pagsasagawa ng ibada. Una, kahit na mabigat sa atin yung pagsasala ng Salatul Fajr, kinakalaban natin ating mga sarili para magsala. Kahit mainit, magkasala tayo. Kahit malamig, Salatul Fajr, magkasala tayo, di ba? Nagtitiis tayo. Mahirap pumunta sa Makkah kasi busy tayo sa trabaho. Kaya lang, obligado sa atin ngayon pumunta ng Makkah ngayong araw ng Hajj kasi may kakayanan tayo. Malusog tayo, pupunta tayo ron. Di ba? Mag-aayuno tayo. Manahirapan tayo, pero bakit tayo nag-aayuno? Dahil obligasyon natin ito. So, ang pagtitiis, pagtitimpi sa mga pagsamba, ay kinalulugdan ni Allah, minamahal niya, at yung pagtitiis saan? Sa mga pagsubok sa mundo. Nagtitiis ka sa mga pagsubok. Halimbawa, sinubukan ka ni Allah sa kahirapan. Sinubukan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala na may sakit ka, may kapansanan ka. Sinubukan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala maganda yung buhay mo, bigla kang humirap. Sinubukan ka ni Allah dahil meron kang asawa na salita ng salita. Napagsubok sa iyon. Diba? Yung pamilya mo, pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakikinig sa iyo. Sinubukan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil ikaw ay Muslim at yung iba hindi. Lahat ng yan napagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At minamahal ni Allah yung mga taong may katangian ng hilm wal ina'a. Ang ibig sabihin ng ina'a, mga kapatid, ito ay ang pagiging ana'a, ang ibig sabihin ng ana'a, yung kalmado. Tayyip. At mayroong hadith na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, al-ana'a minallah wal-ajalatu minasyaitan. Ito. Al-ana'a, yung pagiging kalmado, mga kapatid. Ang pagiging kalmado mula kay Allah. Wal-ajala, at yung pagmamadali ay mula sa shaitan. Mga kapatid sa Islam, ang pagiging kalmado, dapat ito ay katangian ng isang Muslim. At sana, inshallah, ishare natin ito sa ating mga kapatid. Yung hadith lamang nating binanggit kanina, al-ana'a minallah. Tayyip, al-ana'a minallah. Yung pagiging kalmado, malumanay, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, at yung ajala, mula saan? Sa demonyo. Ganito, mga kapatid, yung halimbawa nito, yung hadith na ito. Kapag mayroong dumating sa ating balita, may dumating sa ating balita, huwag kagad tayo magre-react. Ang iba, kapag dumating yung balita sa kanila, ah, oo, si brother, ganito, ganito, ah, oo, ganito kagad, ganun kagad eh. Mabilis maniwala. Tapos magbibigay kaagad ng hukum sa isang tao o sa isang bagay. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladhina amanu. So kausap niya sino? Amanu. Hindi niya kausap yung mga ano ha? Muslim lamang, normal na Muslim. Kasi magkaiba yung mu'min sa Muslim. Ang Muslim, ito yung normal na Muslim. Kahit sino, maaari maging Muslim, maaari magsala ng nabes sa isang araw, ngunit hindi sila hahantong sa pagiging isang mu'min. Yung mu'min, sila yung mga sumasampalataya kay Allah, mas mataas ang kanilang level o baitang sa mga Muslim. Lahat sila parehas ng pangalan, ngunit mas angat yung mga sumasampalataya, yung mga mu'min. At yung mas angat sa kanila yung muhsin. Tayyib. So yung mu'min, sila yung kausap ni Allah, o mga sumasampalataya. In ja'akum fasiq, kapag dumating sa inyo yung isang tao na fasiq, yung hindi naman siya makatarungan sa kanyang relihiyon, binaba na may daladalang balita yung tao na yan. Hindi ako fasik kung binabain, fatabayyanu. Bigyan nyo kaagad ng malinaw na katibayan bago kayo maniwala. Yung mga balita na dumating sa atin, mga kapatid, marapat sa atin maging kalmado palagi. Halimbawa, bro, alam mo ba, ninakawan ka, halimbawa lamang, o kaya siniraan ka ni fulan, ganito ganyan. Ikaw, relax. Huwag ka kagad magbibigay ng hatol. Huwag ka kagad kikilos. Huwag ka kagad gagawin hakbang. Patabay yan o. Kailangan pag-aralan mong maigi, suriin mong maigi. Kasi yan yung ana'a na tinatawag. Yung nabanggit sa hadith na minamahal ni Allah, yung taong may katangian ng al-ana'a.
At yung al-ana, ito ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagiging kalmado. At ang definition niya, o yung pakahulugan ng al-ana'a, ito yung pagsusuri sa isang bagay, pag-aaral, yung dirasa sa isang bagay, pag-aaral, pagsusuri sa isang bagay, bago ka gumawa ng hakbang, o bago ka magsalita, at bago magbigay ng isang hatol. Maliwanag mga kapatid, kapag may dumating na balita sa atin, o meron tayong gustong gawin, may nangyari, tas gusto mo kagad gawin, huwag ka madali. Kailangan, pag-aralan mo maigi, suriin mo maigi kung tama ba ang gagawin mo. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, ang pagiging kalmado, ito ay matlubun syar'i. Ito ay ang batas ng Islam, hinihikayat tayo na taglay natin ang ganitong katangian. Maging kalmado ka sa lahat ng bagay. Huwag na huwag kang magbibigay ng hukom. Ang mga babae, normal sa babae, masyadong mabilis maghukom. Normal yan. Wallahi, mga kapatid, normal sa mga babae yan. Kaya ang isa sa mga katangian ng babae kung bakit sila sa paraiso, kung bakit ang karamihan sa kanila sa impyerno, dahil salta sila ng salita. Salta ng salta. Na hindi nila pinag-aaralan yung kanilang mga sinasabi. At mayroong hadith na sinabi si Propeta Muhammad SAW, law ahsanta ilayha dahar, buong taon naging mabuti ka sa kanya, buong taon, araw gabi. Kahit nga buong buhay mo naging OFW ka, wala ka naman ginawa rito kundi puro trabaho lamang. Nag-aside din ka pa. Tayid. Tapos konting pagkakamali lamang, burado lahat ang nagawa mong kamalian. Ganyan katangian nila. Kasi hindi sila nag-iisip karamihan sa kanila. Na kisatul akal, may nabanggit sa isa sa mga katangian ng mga kababaihan sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, ang kanilang pag-iisip, kumbaga hindi ganap dahil sa masyado silang mabilisin magbigay ng hukom sa isang bagay. Bakit ang talak nasa lalaki? Dahil ganyan ang katangian nila. At inshallah, i-share natin ito sa kanila. Yung pagiging kalmado, ito ay mula kay Allah. Tayyib. At yung pagiging mabilis, yung al-ajala, yung pagmamadali, mula saan? Sa shaitan. Hadith yan ni Propeta Muhammad SAW. Kaya huwag tayo magbibigay ng hukom agad. Ang sabi rin sa hadith ni Propeta, ang sabi rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, injakum fasikum binabain fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kapag dumating sa inyo yung masamang yung tao no, na may daladalang masamang balita o anumang balita yan, kailangan tiyakinin niyo kung tama ba yung daladala niyang balita, dahil kapag kayo ay naniwala, kalaunan ang sabi sa banal na Quran, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dahil sa naniwala kayo agad, nagmadali kayo, naniwala kayo agad, hindi niyo pinag-aralan, hindi niyo sinuri, ano yung mangyayari? Magsisisi kayo. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yan. Dahil sa naniwala kayo na wala namang katotohanan, nasira yung buhay yung mag-asawa, nasira yung isang pamilya, nasira yung magkaibigan, nasira yung magkakapatid. Dahil saan? Dahil sa balita na yan. Ang marapat sa atin mga kapatid, ang marapat po sa atin, maging kalmado. Maging kalmado tayo palagi. At huwag tayong magmamadali. Partikular sa pagbibigyan ng hukom o sa anumang gawain yan. Halimbawa niyan, nandirito ka sa Saudi Arabia, kasi alhamdulillah tayo nandirito, sabi mo kagad, pangat yung ano, pangat sa Saudi Arabia, exit na ako bukas bro. Ganun-ganun na lang kagad. May mga ganyan eh. Pero pagdating ng Pilipinas, ano nangyari? Bro, kamusta dyan Saudi? Masyaallah. Bro, tulungan mo ako maka-apply, makaarap ng trabaho. Totoo mali? Bakit ka kasi kagad nag-exit? Sana naghanap ka na lang muna ng ano, bago ka mag-exit, ng malilipatan. Tama, mali? Praktikal. O kaya magbakasyon ka ng 3 buwan, 6 na buwan, kausapin mo yung company mo, o yung amo mo. Pwede naman ganun eh. Huwag yung bigla-bigla ka mag-decision na bandang huli ay pag-isisihan mo. Kaya nga, al-ana'a, taufik mula kay Allah yung mga taong nabigyan ng ganitong katangian, yung kalmado. Allahu Akbar. Kaya magpayuhan tayo mga kapatid, kung meron kayong kilala na kapatid natin na mabilis magalit, bro, sabar. Kausapin mo, dalawa lang kayo. Huwag mong papayuhan sa harap ng maraming tao, mali yun ha. Kasi hindi pagpapayo yun. Uri ng pamamahiya yun. Kapag may kapatid tayo na masyadong mapagsalita o kaya masakit magsalita, kasi may mga ganyan eh. May mga tao na normal, yung nagbalik Islam na siya, dati talaga nung hindi pa siya Muslim, masakit siya magsalita. Yung prank ka masyado, hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Kung ano yung nakita niyang tama, yun na lang. Hindi niya alam na mali pala yun. Nung nagbalik Islam siya,
nadala niya. May mga ganun pa rin. May mga ganun tayong kapatid. Na akala niya tama lahat ng sinasabi niya. Ang marapat sa ganun tao, payuhan. Payuhan mo siya ng dalawa kayo, bro. Hindi maganda yung salita ka ng salita. Yung bawat nakikita mo, dikta ka ng dikta. Kailangan, kapag magtutuwid ka, may dalil. Alam niyo yun? May dalil. At yung pagpapayo, mga kapatid, yung isahan lang. Hindi yung papayuhan sa group chat. Okay? Okay, papayo mo sa madla. Hindi pagkapayo yun. Pero yung pagtutuwid ng mali sa madla, kapag may nagturo ng mali at hayagan yung pagtuturo ng mali, dapat yung pagtutuwid sa madla din. Bakit? Kasi kumalat yung balita, yung maling aral, alangan sikreto yung pagtutuwid mo. Hindi. Pakalat mo rin. Para saan? Para sa kapakanan ng mga taong maliligaw. May mga tao na nagtuturo na bago ka maging Muslim, kailangan mag-shirk ka daw muna. May na-ano ko yun? Ha? Ano yan? Mag-shirk ka muna. Dapat hayag din yung pagtuturo na sa, ano yung dalil mo. Parang sinasabi niya, siya raw si Allah. Siya na raw si Allah. Kasi yung aral ko ng mga Sufi, mga kapatid eh. May mga ganun. Alam nyo ba, kwento ko sa inyo, bago ako mag-Muslim, na, actually, bata pa lang ako, gusto ko na talaga mag-Muslim. Siguro mga 14 years old ako. Kaya lang na-late ito ng mga ilang taon, mga 2 years siguro. Kasi sabi sa akin, bago ako mag-Muslim, kailangan malinis mo muna yung katawan mo. May ganong paniniwala, mga taga Mindanao. Totoo. Siguro alam to ni ano? Makoy. Alam niya. Salto na tinatawag. Kailangan, una, magganap ka ng lupa. Lupa. Sa Manila. Eh, taga Manila ako. Tapos, pakuluin mo yung lupa at inumin mo. Para matanggal yung baboy sa katawan mo. Yung dinuguan. Yung mga nakain mong balut. Yung madudumi. Malinis. Sabi ko, isip-isip ko, may malinis bang lupa sa Manila? Hindi. Kasi maraming aso. Di ba? Umiihi. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, na-cancel yung pag-Muslim ko. Tapos may isa pa nagsabi sa kanila, para maging malinis ka, hindi ko alam kung saan, ito, hinliliit, o ito, basta ito, hindi ko alam. Ipasok mo raw sa tumbong. Alam niyo po yung tumbong, yung mga Tagalog? Alam niyo yung tumbong? Tumbong, hindi alam ng mga taga-Mindanao. Yung tumbong, yung puwet kasi, sa Tagalog, ha? Ito yung ano, yung malambot. Yung malambot, puwet, ayan sa Tagalog, ha? Ito, sorry for the word, ha? Pero kasi sa Islam, kailangan pag-aralan. Yung tumbong, ito yung nilalabasan ng dumi sa Tagalog. Sa Arabic, ang tawag doon. Ha? Sa Arabic, huwag niya na ano yun. Pero mga kapatid, sa Hamzatul Wasal, no, pag-aralan niyo yun eh. Pero sabi sa akin, ipasok mo to, tapos pag nadilaan mo, walang lasa, malinis ka na. Sino nakarinig sa inyo ng gantong aral? May narinig kayo ganito? Ha? Ikaw? May nagsabi sa'yo? Hindi totoo yun. Huwag ka maniniwala. Hindi pa ako Muslim. Ah, hindi ka pa Muslim? Oh, buti na lang, nag-Muslim kayo, hindi mo ginawa yun. Hanggat sa sinabi sa akin, yung pag-Muslim, magsabi ka lang, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muslim ka na, hindi kailangan na ipasok to sa puwet, sa tumbong, tapos dilaan, maging malinis ka, tapos maghukay ka ng lupa para, hindi kailangan na ganun. Hindi yung ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Nung sinabi yun, hindi ginawa ni Propeta Muhammad, sabi ko, oo nga, no? Kailangan lang sumunod sa huling propeta. Doon na ako naniwala. Paano kung ano, maniwala ako sa ganun? Magmadali ka, gusto mong mag-Muslim. Tapos wala pala. Nadila kami sa sarili mo, ano? Ha? Hindi, tsaka ipapakulo ng lupa. May mga ganyan, mga kapatid, walang ganun. Kapag may mga ganung aral, dapat hayagan din yung pagtuturo mo na walang ganyang aral. Sa social media ngayon, subhanallah, napakaraming tao ngayon dahil lahat tayo, pwedeng gumawa ng video, pwedeng mag-comment, pwedeng mag-post, kasi malaya tayo eh. At totoo yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating ang panahon, dadami yung mga ruwaybida. Sabi niya.
propesya 1,400 years ago, lumipas, dadami yung mga ruwaybidah. Sino yung mga ruwaybidah? Sila yung mga nagsasalita ng walang kaalaman sa Islam. Allahu Akbar. Maraming ganyan. Insulta ng salita. Tapos may mga tao, nakakainis, mas, subhanallah, nagsasabi, alam nyo, mga kapatid, para sa akin, sa opinion ko lang, ha, opinion ko lang. Nasa inyo kung maniniwala kayo, hindi. Pero ito yung opinion ko, wala tayong karapatan magbigay ng opinion sa Islam. Kasi tayong mga Muslim, umiikot tayo saan? Sumasamba tayo kay Allah saan? Sa Quran at sa Sunnah. Quran at sa Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng mga salafus salih, ng mga sahaba. Ganyan, wala tayong opinion. Kapag sa paninda mo, okay? Paninda mo, paano ka magtanim, yung design ng bahay mo, ng sakyan, opinion mo pwede yan. Pero sa religion, wala tayong karapatan magbigay kasi kumpleto yung Islam. Kung may dalil ka, dapat panindigan mo. Dalil, katibayan, ito yung, pag sinabing dalil, ito yung Quran, ito yung Sunna, ito yung Ijma, yung pinagkasunduan ng mga ulama. Dahil ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, La tajtami'u hadil umma ala dalala. Hindi kailanman anya magtitipon-tipon, magsasama-sama ang aking mga tagasunod sa isang kaligawan. Ibig sabihin, hindi maliligaw ang mga tao kapag nagkasundo yung mga ulama. Naunawa nyo? Kapag nagkasundo lahat ng ulama, hindi maliligaw yung mga tao. Kasi mga ulama yan, alam ang maligaw sila. So lahat ng pagkasunduan ng mga ulama, lahat ng yun ay tama kapag nagkasundo sila. Tayib, maliwanag mga kapatid? Tayo, ito yung panahon na madaming ruwaybida, salita ng salita ang bawat isa. At sa ibang pananampalataya naman, kapag ang isang tao dalubhasa sa pagsasalita o mahusay magsalita ng Biblia, kaya niyang magtayo ng sarili niyang sekta. Ito yan. Sa Pilipinas, madaming yumaman. Yung mga dating mahirap lamang, tapos magaling sa Biblia, meron na ngayon sariling sekta. Yung iba parang international. Di ba? Subhanallah. Business. Kinagawang business ang religion. Tapos nasa puso pa talaga ng mga tagasunod. Hindi nila alam yung mga pinuno nila. Alam na pera lang yung habol. Pero yung mga tagasunod nila, die hard talaga. Subhanallah. Sa Pilipinas pa lamang yan. Paano pa kaya sa Africa? Ang daming religion sa Africa. Alam niyo yun mga kapatid? Sobrang dami. Pero hindi ito yung paksa natin. Yung paksa natin, saan tayo? Ano yung paksa natin, bro? O, sa pagmamadali. Ang pagmamadali, mga kapatid, ito ay mula sa Shaitan na dapat baguhin ng isang tao ang kanyang sarili. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, Khuliqal insanu min ajal. Nilikha tayo at mayroon tayong katangian na mapagmadali na dapat natin itong kalabanin ang ating mga sarili. Huwag ka kagad magbibigay ng hukum sa isang bagay. Bago ka gumawa ng isang hakbang, 100 times mo itong pag-isipan. Kalmado ka lang. Halimbawa, ha? Lalo na sa pagsasala. Paano ibig sabihin pagsasala? Mamadali. Tama rin yun. Yung pagsasala daw, sabi ng ating kapatid na balik Islam, sa pagsasala, huwag tayo magmamadali. Oo, bakit? Kasi hindi mo alam, baka yan na yung huling sala mo sa masjid. Sala ka. O kaya narate ka ng sala, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapos hindi mo alam, na-aksidente ka. Sayang, dapat nung ano, nung malasog pa ako, hindi ako nagmadali magsala. Oh, may punto yung sinabi mo. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, hindi dapat tayo nagmamadali. Tayib. Dahil yung pagmamadali, ito ay mula sa Shaitan. Partikular sa away mag-asawa, yung talak na nangyari na yung divorce, bago ka mag-divorce, kailangan, bago minyulay yung asawa, pag-isipan ng maigi. Kasi ang sabi ni Allah sa Malang Quran, wala tansawil fadla bainakum. Huwag ninyong kalimutan ang kabutihan ng bawat isa sa inyo. Kung mayroon kang ayaw sa isang mong asawa, sa isang katangian na pangit sa kanya, isipin mo yung mga kabutihan. Dahil yung, yan yung sinasabi na sabi ng Quran, فَعَسَا أَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. May isang katangian na ayaw sa asawa mo at nagtitiis ka, nagtitimpi ka, sa pagkasama nyo na yan, hindi mo alam, gagawa si Allah ng, ng mayroong mas mabuting bagay na ibibigay sa inyo. Halimbawa, mayroon kang katangian na ayaw sa kanya, physical, sa physical, na hindi mo gusto pero nagtiis ka kasi nga mabuti siyang tao, biniyayaan kayo ni Allah ng anak, ng mga hafid. Okay, pag-asama niyo, maging baraka. Yung mga pera na kinikita niyo mag-asawa, tumutulong kayo sa may hirap. Meron kayo napapasayang tao.
may baraka pa rin yung pag-asama ninyo. Kaya huwag na huwag kang magmamadali na hiwalayin siya. Paano kung makapag-asawa siya, alimbawa, ng masamang ugali? Sasaktan siya, mumurahin siya, mamaliitin siya. Kawawa naman, di ba? Kaya magsabar na lamang ito. Pero kung wala talagang solusyon, hindi talaga, masama talaga, hindi lumalakas yung iman ninyo, pumunta kayo sa judge, sa may kaalaman, hindi kung kani-kanino lamang. Dito mga kapatid, ako, sasabihin ko sa inyo, yung course ko po is Sharia. Sharia. Yung mga nakapagtapos ng Sharia sa Saudi Arabia, kapag ikaw ay Saudi, automatic judge ang trabaho mo. Pwede mong pasukan. Judge. Tagapagbigay hatol. Pero hindi lahat ng kaso, hawak mo. Kasi yung judge dito, hati-hati. Mayroong judge sa muamalat, ito yung negosyo, business, trade, at meron naman sa buhay may asawa, at meron naman sa faraid, alam niyo faraid? Samana. Yung, alimbawa, namatay isang tao, meron siyang limang anak na lalaki, tatlong anak na babae, may nanay, may tatay, tapos namatay siya, may mga kapatid siya, paano hatiin yung kayamanan? Kasi sa Islam, automatic yun, hati kagad yun kapag namatay isang tao. May mga mana kagad yun, may mapupuntaan, at kung sino yung hindi dapat magmana. Automatic, kompleto ang Islam. May naka-assign dun. Ayan yung mga course. At mayroon din na-assign naman sa jinayat. Ano yung jinayat? Ito yung kapag nakapinsala ka, nakasakit ka, nakapadugo ka, namatay ka, dun ka. Mayroon din naman sa politics. Diyan. At mayroon din naman sa mga sahirat. Alam niyo yung sahirat? Yung mga sahara, yung mga mangkukulam. Meron dito yan, makukulam, mambabara. Meron dito sa Saudi Arabia. Sa Pilipinas, hindi man lang nakapag-aral, pero mufti lahat. Saklaw niya lahat ng kaalaman. Nakakatakot yung mga Pilipino. Hindi lamang sa atin, sa lahat ng bansa. Pero sa Saudi Arabia, hindi naman sa pinupuri ko itong bansa na ito. Ganto talaga eh. Kasi nag-seminar kami, nag-ano kami. Nag-OJT kami sa mga court. Alam namin eh. Sa Pilipinas, lahat, hawak niya. Ilang taon lang nag-aral, 2 taon na nag-aral, lahat ng kalagayan ng buong Muslim, hawak niya. Yung buong Muslim sa buong Pilipinas, siya may hawak. Hindi naman ganun. Subhanallah. Kaya huwag tayo magmamadali, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Maliwanag? Huwag tayo magmamadali. Yung nagalit ka sa anak mo, papaluin mo agad, sasaktan mo agad. Hindi mo alam, baka hindi siya may sala. Di ba? O kaya yung pakikinig ng balita, lalo yung tao mahilig makinig ng chismis, ay alhamdulillah. Maraming ganyan. Patawarin naman tayo ni Allah. Hindi ko sinasabi na perfecto ako, mga kapatid. Tao ako, tulad ninyo. Hindi ibig sabihin ako yung nagbibigay sa inyo ng lecture ngayon, ako ay mas mabuti sa inyo sa harap ni Allah. Hindi. Ang mas mainam sa atin para kay Allah, sino? In akramakum inda Allah at taqakum. Yung mga may takot. Kung sino yung mas matatakotin sa atin kay Allah. Kung sino yung lagi nagsasala sa tamang oras, nagsasala sa tamang oras, ng 5 beses sa isang araw. May takot kay Allah, sumusunod sa kanyang mga kautusan, lumalayo sa kanyang mga pinagbabawal, siya ay mas mainam. Kahit malawak yung kaalaman mo, kahit sa ulo mo yung banal na Quran, kung di mo naman ito sinasa buhay, walang saysay yan. Kaya, inshallah, isabuhay natin mga kapatid kung ano yung natutunan natin ngayon. Bro Yusuf, ano yung natutunan natin ngayon? Ha? Huwag magmadali. Ano bro? Galing sa shaitan. Okay? Yung pagiging kalmado, mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tama yun. Magbigay ka ng halimbawa, Bro Yusuf, ng pagiging ano, kalmado ka. Paano? Kalmado. Ako muna magbigay ng kalmado, ha? Ha? Gusto niya magbigay ng halimbawa kalmado? Yes, Dad. Kalmado na. Kalmado lang, halimbawa sa basketball, kalmado lang. Huwag kang madali. Relax lang, ha, bro? Kalmado lang. Halimbawa, hindi nakita ng referee yung tawag, huwag ka agad magalit. Relax, kadang. Hindi, bro, yung sabi ka, ano yung sample mo? Bismillah. Bro, Yusuf, dalawa, lahat kayo tatanungin ko. Halimbawa, ikaw, kalmado, at pagmamadali. Dapat kalmado ka sa gantong bagay at huwag mong madali sa gantong bagay. Kasi yung pagiging kalma, yan ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yung shayta, yung pagmamadali, mula sa shaytan. Marami tayo binigyan halimbawa kanina. Kahit saan doon, pumili ka.
Pagiging kalmado saan? Pag madali mo na. Ha? Pag madali mo na. O sige, pag madali. Ba't siya shaitan? Uno mo na yung kailas ba ang taala? Kasi ayun yung sa hadith eh. Al-ana'a minallah. Al-ana'a minallah. Al-ajalam shaitan. Doon talaga sa pagmamadali talaga, ha? Alam mo na, kasi kung halimbawa, na sa halimbawa, nakarating sa iyo ng malita, tapos, nasabi mo ng victim, eh, nasabi mo, consent ka diba? Consent ka sa isang tao, ganyan, sinabi mo, tapos hindi para ito, ito isang malaking tanong, kami ng problema, diba? Baraka, Pik. So, pinagsama mo na, huwag kagad makinig sa balita, at kalmado. Pag-aralan mo, maigi muna. Suriin mo muna yung balita na yan. Tama. Barakallahu fiik. Bro, bismillah. Sa pagiging kalmado para sa akin, pagiging kalmado sa lahat ng kumbaga sa lahat. Huwag mo lahatin. Isang bagay lang. Isang specific na bagay lang. Pagkakalmado ko po sa kaibigan. Paano? Kalmado sa pagiging kaibigan, paano yan? Halimbawa, yung kaibigan ko, nagsabi ng balita. Nagsabi ng balita? Ganun din, kamukha lang sa kanya. Oo. Iba, magkanap ka na iba. Marami bro, halimbawa ako, kalmado sa pagmamaneho ng drive. Kalmado ako magmaneho, ganun, ayun, normal. Kalmado lang. Huwag ka magmadali, kasi pag madali ka, singit-singit ka, baka mamaya, maaksidente ka, magsisika sa uli. Di ba? May kamaangkas ka pa. Oh, ano yung halimbawa, bro? Marami. Kalmado. Sige. Isip. Babalik ako sa'yo, bro Adel. Kalmado saan? Kung sa... Ano ba, pag may... Ito lang may babalik na sa'yo. Parehas kay Yusuf din, balita rin yan. Lahat kayo sa balita, ah. Bro, marami ha. Lahat papasok dito. Yung ibada. Kapag sa pagsasagawa ng umrah, yung iba gusto mag-umrah na mabilis. Ikaw, relax. Huwag ka huwag madali yung umrah kasi nasa ibada ka, nasa pagsamba ka. Pag nag-umrah ka, kalma ka lang. Taib? Kapag mamanikan ka, antayin mo. Sabi ng tatay, oh, inshallah, next month, pag yung kasal nyo, ikaw gusto mo kaagad this week. Ha? Hindi po. Kailangan ngayon. Pumayag na nga yung tatay. Ikaw gusto mo kagad ngayong linggo. Kasi yung gusto ng tatay, may ano pa, may mga bisita pa. Kaya next month dapat yung kasal. Ikaw, hindi. Kailangan ngayong linggo. Eh, yung tatay, nagbago yung isip. Dahil sa pagmamadali mo, kinansel ng tatay yung kasal. May mga ganyan eh. Ba't ikaw yung masusunod? Tatay yung ano eh. Dapat sundin eh. Dapat respetuhin mo. Di ba? Kasi nga, ang sabi, man ta'ajala shay'an qabla awanihi, uqiba bi hirmanihi. Sino man ang magmadali sa isang bagay, bago niya ito makuha, ipagkakait sa kanya ito. Ipagkakait sa kanya ito bago niya makuha. So, bro Adel, magbigay ka ng mga halimbawa niya. Katulad ng halimbawa sa trabaho natin, ibigyan ka ng utos ng superior mo. Oh, bigyan ka ng... Pagbiyahin ka ng malayo. Okay. Tapos, i-resign mo pa agad. Katulad sa amin kasi meron sa biyahe. Ibigyan ng trailer driver. Hmm. Pinabiyahin siya ng malayo. Eh, yung trip na binigay sa kanya, medyo kulang. Eh, nagalit agad siya. Paano medyo kulang? Yung kulang yung trip na yung bayad sa death trip niya. Ah, kulang. Tapos, hindi, nag-away sila. Nag-away sila ng superior ko. Tapos, pinapunta siya sa pizza. Ayun, pina-exit tuloy siya. Halimbawa niya. Masyadong maganda yung halimbawa niya. So, ibig sabihin, dahil sa galit niya, nagmadali siya. Okay. Yung halimbawa, tama, barakalawik, masyala. Kaya mga halimbawa, tama yung halimbawa mo. Diba? Kailangan, kapag may, sa mga viewers natin dito, yung sabi ng ating kapatid, yung amo mo, diba? May inutos sa kanya na ano, na magbiyahe. Tapos kulang, ilang araw yung biyahe niya, pero kulang yung nabigay sa kanyang sahod. Tapos nagreklamo siya. Nagalit siya. Tapos pinatawag ng HR, hindi nabigay sa kanya yung kulang. Ang nangyari, yung resulta, pina-exit siya. At least exit, hindi naman ano, kaso, di ba? May chance siya makabalik. So tama yun, dapat huwag ka magmadali. Kausapin mo. Huwag kalmado ka lang, makipag-uusap, di ba? Karapatan ganito, ganyan. At may nag-comment dito, sabi niya,
kalmado saan? Sa pakipag-dialogo. Yan, argumento. Diba? Tama rin yung sinabi niya. May kadibate ka, huwag ka agad maipag. Ano? Lalo na palagi sa inyong mga asawa. Sa ating mga asawa pala. Ha? Kailangan kalmado lang tayo palagi. Taib, tayo sa akin at sa inyo. Barakalapik, Bro Adel. Bro. Ha? Walikum salam, Arturo. May sunog. Kalmado ka lang. Kasi pag hindi ka kalmado, tatakbo ka na wala kang madadala. Hmm. Walang madadala? Wala kang madadala mga gamit. Hindi yung mag-isip ka muna, may makukuha ka pang mga gamit. Pag ganyan sitwasyon bro, tawag rito. Hindi. Hindi. Magmadali ka na may kasamang ano. Magmadali ka na kasamang isipan. Kasi kailangan mo madali eh, para mahinin yung buhay. Layas, masyara. Kasi bro, sunog yun eh. Ako, kahit masunog yung passport ko, makaligtas lang ako eh. Manda lang yung pamilya ko, okay na eh. Pwede iba? Ibang sample? Iba. Bigyan ibang sample. Katulad kanina, sinunda ko ni bro. Eh, okay. Nagmamadali sa gusto niya, alis na kanilang nawala yung boss ko muna. Oh. Alam niya. Ah. So, nagkalmado ka lang nung andun siya? Ayun. Yun, pinayagan ka. Oh, pero kapag nagmadali ka, baka hindi ka papayagan. Para ka lapit. Sakin naman, tulad sa pag-uwi. Pag-uwi? Pag-bakasyon, ba? Pag-exit. Pag-isipan mo muna pag-exit, pag-bakasyon. May pag-termado ko. Relax lang, ano? Tsaka yung pag-message sa group natin, halimbawa, huwag ka agad mag-ano. Mamadali mo comment, may yung lapal mapupunta rito. Relax lang. Pag-isipan mo mabuti yung comment mo. Mapapapatay yung mga estudyante sa iyo eh. Oh, si Makoy. Kailangan sa lahat ng mga decision. Halimbawa, decisions. Ano? Dapat pag-isipan sa lahat. Ano yung halimbawa niya? Talak. Oh. Sa pag-aasawa, yan, importante yan. Hindi lahat ng makita mo, gusto mo kagad. Kasi mashallah, makakita ka ng magandang babae. Maputi, makinis, maganda talaga. Pero yung pala, napakasama ng ugali. Diba? Napakasama ng dila. Napakatalas ng dila. Magsisisi ka. Yung Dory mo, 1 million. Pero, ang buhay mo naman dito sa mundo, parusa. Yung mga ganyan eh. Kaya huwag tayo magpapadala. Magpapalilang sa ganda ng anyo ng isang tao. Dahib. Baraka Lafik, tama yun. Maging kalmado sa ating mga desisyon. Bro? Kalmado sa, ano, magiging kalmado sa kapag may taong galit sa'yo, magiging kalmado ka lang at intindihin mo kung ano yung guna ng pag-galit ka sa'yo. Hindi ko mag-gets. Ano? Diba, galit sa'yo pero kalmado ka pa rin? Hindi, magiging kalmado ka para mas maintindihan mo kung bakit siya nagagalit sa'yo. Ah, okay. Tama yun. Sa pagmamadali? Sa pagmamadali, siguro kailangan mo isipin muna lahat ng, halimbawa may lakad ka, isipin muna kung sino yung mga kasama mo, mga magbubuting tao ko ba yung mga kasama mo. Tama yun. Hindi, yung tanong ko, sa pagmamadali tayo. Huwag kang magmamadali sa mga ganyang bagay. Halimbawa saan? Huwag kang magmamadali sa biglaang desisyon. Halimbawa ng ano? Halimbawa na lang na pagpili ng trabaho, isipin mo muna tama yun. Yung oh, tama yun. Lalo yung mga first-timer OFW. Kasi maraming ganyan eh. Basta Saudi yun. Biglaan. Oo, kasi iniisip nila, Saudi, andyan yung Makkah, andyan yung Madina. No? Ang dami. Lalo yung mga nagtatrabaho sa ano, sa bahay. Allahu Akbar. Ang daming kawawa sa kanila. Dahil sa pagmamadali. Tama yan. Bago kayo mag-apply sa Saudi, kaya mag-transfer, pag-isipan yung maigi. Huwag magmamadali. Ah, bro. Welcome pala sa istiraha. Masyaallah. Ano pangalan pala kapatid? Maher. Abu Maher. Abu Maher. Maher din. Pangalan mo. Tapos Abu Maher. Masyaallah. Abu Maher. Masyaallah. Welcome sa Buraida. At sa istiraha Nekra. Taib, ano yung masyaallah sa? Sa akin, Ustad, wala nang higit siguro na pinaka magandang yung anak na sinasabi natin. Yung hindi pagmamadali. Doon sa example ni Propeta Yusuf. Di ba? Pagdating nung utos nung hari, nasabi niya, maglabas ka na, maglabas.
kailangan patunayan mo lang na wala kong kasalanan. Ah, sakot yung nakakulong siya. Oo. No, dapat kung sino yung labas na agad eh kasi sabi na nga labas ka na eh. Kaya hindi mo na. Pag kapag ko lalabas, kung mapatunayan talaga na wala talaga kong ginawang masama sa mga kababaihan. Lalo na doon sa Jojo Tulajid. O kasi yung kwento na yan, si Barkalovic, ang sabi ni Abu Mayer sa atin, yung sample, yung kwento niya, si Propeta Yusuf, inakusahan kasi siya na, ano, na nakagawa ng kahalayan. Pero napatunayan na hindi siya may sala. Bago pa, ano kasi siya, nung una tumanggi siya sa kagustuhan ng kanyang amo, pangalawa, kapag tatanggi uli siya, paparusahan ko siya o makukulong siya. So mas minarapat niyang makulong na lang siya kaysa gumawa ng kahalayan kasi napakaganda ng babae. 'Di ba? Sa kanya na in love sa kanya eh. Tapos yung mga babae first time lang siya nakita, tapos kalahati lang naman kayo nakita. Dumaan lang siya, babae rito, babae diyan, dumaan lang siya may dala ng pagkain. Ayun, mga prutas. Tapos nakita yung kalahati ng mukha, dito kalahati ng mukha. Yung mga babae habang naghihiwan ng mansanas o anumang iniiwan nilang pagkain, nasusugatan yung kamay, dumudugo na hindi lang namamalayan. So ngayon, masama yung plano ng babae. Sabi niya, aakitin ko uli siya. Kapag tatanggi siya, paparusahan ko siya o makukulong siya. So, nagpakulong na lamang siya. Sabi niya, Kala Rabbi, as-sijin, Kala Rabbi as-sijin ahabu ilayya, mima yadu'unani ilay. Mas gusto ko makulong na lamang ako. So, falabitha fi sijin bid'a sinin. Nakulong siya ng mahabang panahon sa kulungan. Tapos dumating na naman yung bagong yung hari na naginip siya. Tapos, lahat ng mga salamangkero nagpapanggap na magalimang hula, hindi kayang bigyan ng pakahulugan yung hula ng isang tao na yun. Maliban na lamang yung nakalaya na tinulungan ni Prophet Yusuf alayhi salam galing sa kulungan na makakalaya siya kasi nakita niya sa kanyang panaginip na siya ay tagagawa ng alak ng king. Nakalaya nga siya, totoo yung paliwanag sa kanya. Tapos yung isa namatay. Hanggat sabi niya, may kinala ko kayang bigyan ng tafsir yung paliwanag mo, ay yung panaginip niyo po. Tapos pumunta yung amo na ito, yung dati na kulong kasama ni Prophet Yusuf, tapos kinuwento niya yung panaginip, tapos ibinahagi niya sa hari. Sabi niya, gusto ko yung paliwanag niya. Sabi niya, malaya na siya. Bibigyan ko siya ng katayuan sa aking buhay. No, sa aking, bibigyan natin siya ng posisyon. Sabi kagad ni Prophet Yusuf, wag, ayoko muna. Isalaysay mo muna sa hari yung nangyari sa mga kababaihan na ganito ganyan, na hindi kaya siya gumawa ng kahalayan. Kung totoo ba na ginawa niya ito, hindi. At umamin yung si Zulaykha na walang ginawa si Yusuf alayhi salam. Tama yun. Kasi kung tulad ng sinabi niya, yung ibang tao makulong, tapos bibigyan ng king mismo na malaya, king, utos ng king. Malaya ka na. Halimbawa, King Salman, nakulong ka dito. Labas ka agad. Pangulong Marcos o Duterte, malaya ka na. Sa atin siguro, iwan mo yung mga gamit mo, malaya na. Di ba? Pero si Prophet Yusuf alayhi salam, yung dignidad niya, nilinis niya muna. Ayaw niyang umalis ng kulungan, maliban na lamang na malinis ang kanyang dignidad. At alam natin sa Islam na may limang bagay na dapat alagaan. Inaalagaan natin ito. Ano yung limang bagay na ito? Ano yung una na dapat pangalagaan? Ad-din. Una yung relihiyon natin. Pangalawa? Ha? Yung ating buhay. Pangatlo? Ano yung pangatlo? Ha? Yung ating isipan, iniingatan to. Kaya nga haram sa Islam yung ano, yung droga. Una, kaya ang sino mang insultuhin niya si Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paparusahan siya. Yung mga tao na nag-hijab, insultuhin niya, meron sa sunna, insultuhin niya yung mga tao may balbas. Halimbawa, yung kambing yung tao na yan, tapos nagmurtad, dapat parusahan yon. Dahil iniingatan ng Islam ang ating reliyon. Pangalawa, yung buhay. Kaya iniingatan ng Islam ang may buhay, ang ating buhay, kasi napakahalaga nito. Ang taong nakapatay, ano yung ganti sa kanya? Buhay din. Yung taong nakaputol ng kamay, ano yung parusa? Putol din kamay. Ganyan ang Islam. Pinangalagaan ang buhay ng tao. Pangatlo, ang isipan. Kaya bawal yung droga sa Islam. Pangapat, yung dignidad. Kaya ipinagbawal yung zina. Yung adultery. Kaya sa Islam, bawal yung boyfriend, girlfriend. Yung mga wala pang asawa rito, bro, ha? Kailangan kasal ka agad. Shalom. Tayyip. Panglima, kailangan pangalagaan yung kayamanan, yung mga pera. At yung taong nagnakaw, ano yung parusa sa kanya? Putol kamay. Kapag mapatunayan, ha? Hindi tayong puputol ng kamay.
yung hakim. So ganito lamang, wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah yung mga bro natin. Bro Yusuf, kalmado lang bro Yusuf ha? Ha? Inshallah.